kahapon po ay nag-trending dahil nga po ibinaba na yung desisyon doon sa kaso ni Rappler CEO Maria Ressa. At ang hatol po ng korte ay guilty si Miss Maria Ressa at isa pang kasama ng cyber libel. Ngayon, siya po ay nagpa-press conference at sinasabi po nung Ale, pakiramdam niya, ito ay pagsikil sa malayang pamamahayag. Really? Sabi po ng mga kaalyado niya at iba pang mga kaibigan niya sa international media, ito raw po ay paglabag sa press freedom. Mamaya ho ba yan, hindi na ho ako magsasalita. Ang mga eksperto na po ang magsasalita. Dahil ako po ay mamamahayag din. Ayoko na ho magbigay ng opinion at magdagdag pa ng opinion kasi sasabog lang ho. Kaya ang pagsasalitain ko na lamang ho, mga eksperto. Ang tanong po kasi ng karamihan, lalo na po yung mga inosente at walang alam, kasi lumalabas ho ngayon, pagsikil daw o pagpatay sa malayang pamamahayag ang conviction. Dahil kinunvict si Maria Ressa, wala ng press freedom. Hindi, una po sa lahat, si Miss Maria Ressa ay hindi po simbolo ng press freedom. Mamaya po, magtatawag tayo ng abogado, tatawag po tayo ng political analyst, at tatawag tayo ng grupo ng mga mamahayag para sa kanila po ninyo mismo marinig na ang conviction ba ni Miss Maria Ressa ay pagsikil o pagpatay ng press freedom. Kasi narinig niyo siya kahapon. So, kunin ho natin ang panig ng mga abogado, ng mga mamahayag, at ng mga political analyst. Patay na ba ang press freedom sa bansa? Kahapon, bayan, laman ng mga balita, online, newspaper, radyo, television, yung naging conviction po, yung ibinaba na hatol ng korte ng Manila Regional Trial Court kay Maria Ressa at sa kanyang tauhan na guilty sa kasong cyber libel na ifinile po ng isang negosyante na si Willie Keng. Ano po? Dahil ayon kay Keng, kung ano-ano raw po isinulat ng Rappler laban sa kanya na walang katotohanan, na siya po ay drug lord, etc., etc., nagdemanda po yung tao. Hindi po ang administrasyong Duterte ang nagsampa ng kaso. Ang nagsampa po ng kaso ay isang negosyante na ang nagngangalang Willie Keng. Pero kahapon po, matapos po magdesisyon ang korte, may piyansa pa naman ho yun. At may apila po, nakalagay naman ho doon na pwedeng iapila ni Miss Maria Ressa ang kaso niya sa RTC muli. Pag natalo siya doon ng motion for reconsideration, pwede po siyang umakyat sa Court of Appeals. At pag natalo po siya, pwede po siyang umakyat sa kataas-taasang hukuman. So matagal pa ho ito, bayan. Aabutin pa ho ito ng mga 10 hanggang 12 taon hanggang 15 taon. My goodness. Pero ito nga po ang nangyari, sabi po ng kampo niya, ay ang kanyang conviction ay pagsikil sa malayang pamamahayag. My goodness. O ika nga, pagpatay sa freedom of the press. Really? Ngayon, may mga ilang kababayan ho tayo na naniniwala, meron din namang hindi. Well, ito ho, isang abogado, at ito po ay abogado ko ho ito ng ilang libel. Sa totoo lang ho, bayan, meron na po akong 46 na libel cases. My goodness! 45 ho ro na-dismiss. Isa pong na-convict ako ng libel at pinagbayad po ako ng 1 million. Medyo mabigat ho yung kalaban, pero talagang ganon, di ba? Ika nga, that's the hazard of the trade. Si Attorney Nelson Borja, magandang umaga, Attorney Borja, sir. Hoy, magandang umaga, Erwin. Opo. Saka sa lahat na nakikinig. Opo, sir. Live tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide at of course sa PTV. Attorney, kayo ho ay ilang beses na at marami na ho kayong nirepresent. Lalo na sa aking kaso ng mga libel cases na aawa ng Diyos, napadismiss nyo naman ho lahat. Pero ang pagsasampa ba ng isang tao o ng gobyerno, kung gobyerno man yan, ng libel laban sa isang mamamahayag, does it mean na kinakurtail or pinapatahimik na siya tuluyan ng tao na yon o ng gobyerno?
does a conviction of a libel meaning a it is a curtailment of press freedom? Hindi naman. Hindi naman. Kaya nga tayo mahearing eh, di ba? Opo. At saka isa pa eh, that is a constitutional right, yung press freedom na yan. Aha. At hindi natin pwedeng sabihin na namatay na. Opo. Yan ay nasa konstitusyon. Aha, aha. At ang desisyon naman ng Osgado ay base sa ebidensya. Okay. Hindi naman base doon sa, oy, eh, huwag ka na mag-trial at that is a curtailment of press freedom. Yan ay constitutional guarantee, ano, sa lahat ng mamamahayag. So, I don't think na yan ay papasok doon sa sinasabi. And kaya ikaw, hindi mo lang nasasabi yan. Kasi wala ka pang record of conviction sa libel case. Pero attorney, ang sinasabi raw kasi at paniwala ng kampo ni Ms. Reza, ang gobyerno ang nasa likod nito para tumahimik ang Rappler at iba pang mga kontra sa administrasyon na ito, attorney. Can you explain, sir? That should have been brought during the trial or even before the trial. Oo. Yung issue na yan. Eh, isipin natin, mayroong independence ang judiciary at saka executive. Oo. Ang judiciary ay under ng Korte Suprema yan. Oo. At now, yung executive ay under ang president yan. All right. So, isa pa, separation of power. So. Isa pa, attorney. Di ba kahit na ma-convict ng isang mamahayag, pwede pa rin siya magsulat, pwede pa rin siya mag-broadcast, pwede niya pa rin gawin yung ginagawa niya kung hard-hitting siya, pwede pa rin siya maging hard-hitting or it will prevent. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin na hindi maintindihan kung ano itong libel, ito ba ay pagpipigilan na yung isang tao na yun na na-convict ng libel na magsulat, na mag-atake sa gobyerno, na bumanat sa kalaban, attorney? Hindi naman. Alam mo, yung press freedom is not absolute. It carries with it also accountability. Ibig sabihin yan, ang elemento ng libel ay magkaroon ng publication, saka derogatory publication, malicious publication or in bad faith, at saka it causes damage to another. So, ito ang mga elemento. At yan ay maliwanag sa batas natin na pagka nandyan yung apat na elemento na yan, ay no doubt talaga ikukundi ka ng husgado. All right. Attorney Nelson Borra, legal expert. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Stay healthy and belated happy birthday pala, sir, ha? Sige, salamat. Thank you po. Nasa linya naman po ang Vice President ng National Press Club. Isa pong samahan ng mga mamahayag, ha, ng mga reporter, writer, ng mga dyaryo, mga tabloid at photographer na rin ang Philippine National Press Club. At nasa linya na po ang Vice President, ang current Vice President ng National Press Club. Walang iba kundi si Sir Paul Gutierrez. Sir Paul, good morning. Good morning, Bossing Erwin, at magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Sir, currently ilan na po ang miyembro ng National Press Club natin? Nationwide ito, ilan na po ang member ninyo, sir? Bali, Bossing, abot na tayo ng mahigit 800. 800. Mahigit 800. Ang mahigit kalahati dito ay mga regular members na mga katulad natin na araw-araw ay kumukuha ng balita at siyempre pag minamalas-malas ay nakakasuhan din ng libel. Alright, Sir Paul. Diretso na ho tayo kahapon. Nagpa-press con po si Ms. Reza matapos ma-convict ng libel. Ako po na libel na rin. Pero does this mean, sir, yung sinasabi niya, sang-ayon po ba ang inyong grupo, ang National Press Club, na pagsikil na ito sa malayang pamamahayag sa ating bayan dahil siya po ay na-convict ng libel, Sir Paul? Hindi po. Kasi po itong libel na to, kasong libel, Boss Erwin, karapatan naman din ito ng lahat ng nababanatan ng media, di ba? Na to seek their own redress of grievance through the court. Diba? So paano niyang sasabihin na paninikil ito ng press freedom? Eh samantalang hindi lang naman siya ang kauna-unahang na-libel. Ang dami na natin, Boss Erwin, ikaw nga, nabanggit mo kanina, mahigit apat na po. Si Kwan, sir, si ikaw, sir, ilan na ba ang libel mo, sir? Marami na rin yata, sobra na sa daliri.
15, Boss Erwin. At saka naalala ko rin pala, no, panahon po ni Corey, di po ba si Mr. Beltran na-libel din at na-convict din, pero hindi naman na sinikil ni ng gobyerno ni Aquino ang karapatang ng malayang pamamahayag back then, Sir Paul. Yes, tama ka dyan, Boss Erwin, kasi lumalabas dito, parang... pagka sila ang nababanatan o binabalikan ng kanilang mga binanatan sa kanilang online na website, masyado silang entitled, di ba? Na ang pwedeng gawin sa kung sino mang mamamahayag, hindi dapat ginagawa sa kanila dahil ang tingin nga nila, paninikil ito ng malayang pamamahayag, which is a very, very wrong argument. Right. Sir Paul Gutierrez, VP ng National Press Club. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Boss Erwin. At salamat din pala sa ginagawa mo pagtulong sa National Press Club. Lalo na nitong naka-lockdown tayo. Hindi namin makakalimutan yan. Walang ano man po, sir. Thank you, sir. Good morning. Please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button and get a chance to win 1,000 pesos.